Sir John, ano nangyari sa peace talks ng MNLF at gobyerno? Tanong mo ay kung anong nangyari sa peace talks ng MNLF at saka gobyerno. Matagal na yung peace talks na yan, simula 1976. Every 2 months, every 3 months, may peace talks. Kaya marami ng mga batas na na-produce yung peace talks ng MNLF at saka Government of Philippines, yung GPH. Isa sa mga batas na yan na-produce ay yung ARMM, Autonomous Region for Muslim Mindanao. So that the ARMM is a child of the MNLF GPH talks. So para ma-improve ang ARMM, meron mga proposed revision ng Republic Act 1954, kasi ang RA 1954 yan ang parang organic act. So, may revision silang gusto gawin. Kasi sinisisingan nila yung RA 1954, kaya hindi nakakapag-launch ng mabuti, no? Hindi nakakalipat ng mabuti yung ARMM, lalo na dun sa economic development aspect. So, sa ganyang mga usapin, kung paano ayusin yan, nag-uusap yung nanay at saka tatay ng ARMM, no? Ang parent ng ARMM ay ang GPH at saka MNLF. So, tuloy-tuloy pag-uusap. May mga pending issues yan siya na hindi pa nare-resolve hanggang ngayon. So the last time na nagkaroon ng talks about the revision ng 1954 was in Bandung, Indonesia. That was in March 1, 2, and 3, 2012. So, sa talks na yun, nag-decide ang MNLF through my recommendation na i-suspend muna namin ang participation namin sa talks, kasi nga, nag-declare na kami ng independence way back 3 months ago, January 15, 2012. Nag-declare na ng independence ang Bangsamoro Nation, which is composed of Mindanao, Sulu, Palawan, Sabah. So sabi namin, suspend na lang muna natin yung talks, huwag na muna pag-usapan natin yung mga bagay-bagay that has of lesser value than independence, no? Pero hindi ibig sabihin niya na ang ARMM ay nilalaglag na namin. Kasi ang ARMM ay government program po yan. Ang ARMM ay government administered po yan. That is government control organization. Parang LGU yan. So merong city, merong province, pero may mas malaki pa sa province, region. Kaya yan yung ARMM. Yan ang mga empleyado ng ARMM tsaka officers ay mga gobyerno po yan. Government employees yan siya. So ARMM itself is a government facility. Okay? It's not a facility of the MNLF. Now, so sinuspend namin nung March 2012. Isa din sa reason ng suspension namin is wala kaming pondo para mag-attend ng mga meetings na with the Philippine government, lalo na abroad. So, pondong nasa-save namin na personal savings namin sa sarili naming mga trabaho, kasi may mga trabaho man ng MNLF. We are farmers, craftsmen, we are traders, we are professionals. Hindi naman kami unemployed. So, doon sa aming mga savings, itong maliit na savings natin, doon na lang to sa pag-conduct ng mga activities natin on Mindanao Independence. Hindi na tayo mag-cash out itong attend itong mga talks with the government. Kasi wala na kami pera para dyan eh. So, that was the last na nag-usap, 2012 March. So, tagal na nun. Used to be, mga every 2 months, merong talks yan, merong talks abroad. Konting na-save na mga MNLF, a-attend sila. Isipin mo tong gobyerno, yung OPAP, yung
Office of Presidential Advisor on Peace Process, meron yan silang budget na 400 billion a year. Okay? So sa 400 million nila, ang major na kinakausap nila ng mga sinasabi nilang mga insurgent organizations daw is yung NPA, MILF, MNLF, tsaka may iba pang others. So, ini-expect namin na sa 400 million, kung para pang peace talks yung pera niya na yan, eh dapat i-spend ninyo para sa peace talks, para sa mga peace plus activities, pag-disseminate ng information doon sa Mindanao at saka sa military, kung ano bang coordination na nangyayari with the MNLF. So, kung 400 million yan siya, ina-assume namin na mag-a-allocate sila ng tapos 400 million, tapos apat din nag-uusap, so, pwede na siguro yan sa tagwa 100 million kada isa. So, 100 million sa gobyerno, 100 million sa MILF, 100 million sa MNLF, 100 million sa NPA. Para yan sa peace process. Yun talaga yung allocation ng gobyerno. People's taxes yan. Talagang allocated yan ng General Appropriations Act. Sus, Ginoo, ni Kusing, walang binibigay yung GPH sa amin. Pag-a-attend kami ng mga peace process, sarili namin pondo yung ginagamit. Sabi ko, itigil na yan. Ayan, kung gusto nilang kumausap sa atin, open naman tayo, gusto na libre. Eh, dyan sa Facebook tayo mag-uusap. Libre, dyan sa Facebook. Ayan, o, klarong-klaro naman tayo dyan. Ngayon, bago ngayon, sa Yogyakarta ba yan? Ano ba yan? Sa Indonesia. Itong recently, kung hindi lang pumutok itong Zamboanga conflict na ito, dapat doon mag-uusap ang MNLF at saka ng gobyerno. Kaso, ayaw naman nila magbigay ng pondo na pamasahe sa amin. Paano kami makakapunta? Saan kami kukuha ang pera? May taxpayers money para sa activities na yan. E binubulsa nila. Sabi, mag-assign na lang kami ng proxy. Ang proxy, sila ang mag-nominate. Hindi naman pwede yun. Sino kakausapin nila? Mga kamag-anak nila, mga kaibigan nila, yung mga kunwari, MNLF kuno, hindi naman MNLF. Yung nangyari sa Bandung, yung lamesa, yung negotiating table, imbis para sa genuine MNLF, para sa amin. Nagtaka kami, yung mga nakaupo, hindi naman mga MNLF. Mga taong gobyerno, so parang lumalabas na ang gobyerno, ang kausap sa other side ay gobyerno rin. Loko. Parang negotiation na parang ewan ko na, hindi ko maintindihan. So kaya pinatigil na namin yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kami open sa peace talks with government. Open pa rin kami. Problema, sila mag-invite, sila gagastos. Ayaw nila gumastos, hindi tabla, wala. Walang talks. Hindi naman kami nagkahabol sa kanila ng talks eh. Peaceful naman kami. Di ba? Hindi naman kami nang gugulo. Kaya gusto nila ngayon, palalabasin na pagulo ang Zamboanga, involve ang MNLF, para papasok ulit sa peace talks. Kaya wala kami pakialam, hindi kami nang gulo dyan sa Zamboanga. Kayo-kayo lang dyan, gobyerno sa gobyerno din yan. Gusto nila ng talks, simple lang sinasabi namin. Mag-imbita kayo, imbitahin nyo ang genuine MNLF ng maayos. Huwag nyong balasubasin. Hindi pwedeng proxy na kayo mag-nominate sa proxy. Kailangan ang mag-attend ay nominated lang exclusively ni Norbisuari. Diba? Kung ayaw nyong ganong setup, di mag-imbita na kahit ano dyan, sino dyan, hindi huwag nyo na kami abalahin. Pangalawang ethical conduct dyan, no? Yung parang proper conduct, ano is, kung kayo nag-imbita at kayo naman may pondo naman talaga nila ng gobyerno dito, di doon gagastusin yung pera. Napakamahal kaya gumastos ng pumunta sa mga talks, no? Eh, ilan yung MNLF na kailangan pumunta? Eh ngayon, naging magulo sa Zamboanga, anong implication yan sa security namin? Pag mag-move kami sa Organ Era, sa Metro Manila, ano, kailangan may mga security na kami. Kasi yung mga tao, iba na yung pagtingin sa amin. Hindi namin alam kung baka mamaya may manaksak na lang sa amin bigla ng ganun. So kailangan may security na kami. O dagdag gastos na naman yan ng peace talks. So mag-a-attend kami, bawat isang officer sa amin, mayroong mag-escort na lima. O di dati, imbis isa lang yung iniimbitahan at papupuntahan at gagastusan ng pamasahe, ngayon lima na. Eh di si Miswari dati, 10. Ngayon wala na, baka 100 na yan. May issues pa yan yung baril.
Kasi hindi na kami secure eh. Kung kami-kami lang, lakad namin, hindi kailangan magdala ng beriflo. Ganyan, naka-announce na pupunta kami sa isang lugar, may delikado yan. Diba? So, dagdag ang security cost. So, ewan ko kung paano yan. Sa akin, kaya naman ma-absorb yan ng pondo ng gobyerno. Yung pistok na yan. Ang problema nitong OPAP na to, eh, binubusa nila yung pera. Ang pera, ginagastos nila dun sa mga kamag-anak. Nagsitravel abroad yan eh. Yung kamag-anak nila, dinadala nila dun. Bis na yung panggastos para sa amin, hindi. Yung kamag-anak yung dinadala nila, ginagawa nilang perks yan. I-corruption, ginamit lang pangalan namin, kunwari, accomplishment report nila sa gobyerno, na ito, may talks kami with the MNLF. Yung pala, sinulo nila yung pondo, kamag-anak nila yung dinala nila dun sa mga travel. Hindi, wala na muna. Wala kami pera para dyan sa talks. About independence naman, open naman kami sa Mindanao Independence Coffee Talks. Kung iimbitahan kami, pupunta kami. Ang problema, hindi kami taong mahirap kausap. So, yun ang masasabi ko sa peace talks na yan.